Magandang araw mga bata! Narito muli tayo sa ating asignaturang MTB-MLE. Tayo ay nasa ikapitong linggo na. Kamusta ka naman? Nag-e-enjoy ka pa rin ba? Marami ka na bang natutunan sa ating aralin? Magaling! Magandang balita yan! Ngayong araw, meron na naman tayong pag-aaralan na bagong konsepto sa ating asignaturang MTB. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa payak, tambalan at hugnayang pangungusap. Ano-ano nga ba ang pagkakaiba ng payak, tambalan at hugnayang pangungusap? Yan ay ating malalaman ngayong araw. Handa ka na bang makinig at matuto? Tara! Ang ating layunin sa araling ito, na isusulat ng wasto ang iba't ibang uri ng pangungusap tulad ng payak, tambalan at hugnayan. Pero bago tayo dumako sa ating bagong aralin, magbalik-aral muna tayo sa ating nakaraang leksyon. Ano ang tula? Ang tula ay isang anyo ng sining o panitikan na naglalayong maipahayag ang damdamin sa malayang pagsusulat. Binubuo ang tula ng saknong at taludtod. Eh, ano ang taludtod? Kapag sinabi nating taludtod, ito ay isang linya ng tula. Halimbawa, Inang kalikasan, sa akin inyong turan. Kayo ay namumuhay ng may kalayaan. Biyaya ng langit ang kinkong kayamanan. Pinagkatiwala sa inyo ng may lalang. Ano naman ang saknong? Ang saknong ay grupo ng mga taludtod. Halimbawa, Inang kalikasan sa akin inyong turan. Kayo ay namumuhay ng may kalayaan. Biyaya ng langit ang kinkong kayamanan. Pinagkatiwala sa inyo ng may lalang. Ito ay grupo at pinubuo ng mga taludtod. Ito ay tinatawag na saknong. Ngayong alam mo na ang pinagkaiba ng taludtod at ng saknong sa isang tula, suriin natin ang sumusunod. Basahin at unawain ang nakasulat sa loob ng kahon. Ating basahin. Sa Simuno, Athena, Bridget, Rose, Kuya Anton, Mark. Sa Panaguri, nagwawalis ng bakuran, nagdidilig ng halaman, nagbubungkal ng lupa, hinahakot ang mga tuyong dahon sa hukay sa gagawing abono, nagbubunot ng damo. Ang pangungusap ay binubuo ng simuno at panaguri. Pero ano nga ba ang simuno? Ang simuno ay ang pinag-uusapan sa pangungusap. Samantalang ang panaguri, ito ay ang nagsasabi o naglalarawan tungkol sa simuno. Ngayon, buuin natin ang pangungusap sa ating binasang mga salita sa loob ng kahon. Nagwawalis ng bakuran si Athena. Si Athena ang ating simuno dahil siya ang pinag-uusapan sa pangungusap. Samantalang ang nagwawalis ng bakuran ay ang ating panaguri dahil ito ay nagsasabi tungkol sa gawain ni Athena sa pangungusap. Nagdidilig ng halaman si Bridget. Si Bridget ang ating simuno. Nagdidilig ng halaman ang ating panaguri.
Nagbubungkal ng lupa si Rose. Ano kaya sa tingin mo ang simuno sa pangungusap? Sino ang pinag-uusapan natin sa pangungusap na ito? Magaling! Si Rose ang ating simuno. At ang nagbubungkal ng lupa ay panag-uri. Si Kuya Anton ay hinahakot ang tuyong dahon sa hukay na gagawing abono. Ano kaya ang simuno sa pangungusap? Magaling! Si Kuya Anton ang ating simuno dahil siya ang pinag-uusapan sa pangungusap. Samantala, ang hinahakot ang tuyong dahon sa hukay na gagawing abono ay siyang panag-uri dahil ito ay naglalarawan ng gawain ni Kuya Anton sa pangungusap. Nagbubunot ng damo ang bunsong si Mark. Si Mark ang ating simuno. At panag-uri ang nagbubuhat ng damo ang bunsong si Mark. Ngayong alam mo na kung paano tukuyin ang simuno at panag-uri sa pangungusap, tuklasin natin. Ano nga ba ang payak na pangungusap? Kapag sinabi nating payak na pangungusap, ito ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Halimbawa, ang batang si Sheila ay masunurin. Mabango ang bulaklak. Ang adobo ay masarap. Sa pangungusap natin, ito ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan. Ano naman ang tambalang pangungusap? Kapag sinabi nating tambalang pangungusap, ito ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng pang-ugnay na at, saka, o, ngunit. Halimbawa, ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas at ang Noli Mitanghere ay isinusulat naman ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay magaling sa Espanyol. Ngunit si Marcelo H. Del Pilar ay si nanay naman ang Tagalog. Susunod ba tayo sa Tagaytay o maghihintay na lang ba tayo sa Bacoor? Kung mapapansin mo, ang mga pangungusap ay ginamitan ng pag-ugnay na at, ngunit, at o. Ito ay nagahati sa dalawang payak na pangungusap. Ang payak na pangungusap ay nakapag-iisa, kaya ito ay tinawag na tambalang pangungusap. Ano naman ang hugnayang pangungusap? Ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa na pinag-uugnay ng kaya, kung, kapag, dahil, upang, nang, sapagkat, at iba pa. Halimbawa, gaganda ang ating kapalaran kapag nanalo tayo sa loto. Magbabakasyon kami sa Agosto upang mawala ang problema. Bibigyan kita ng 5 siyopaw kung sasabihin mo sa akin ang pangalan ng crush mo. Kung ating mapapansin, sa pangapangungusap, ito ay ginamitan ng mga pag-ugnay na kapag, upang, kung. Ang mga pangungusap ay ginamitan o makikita natin na ito ay binubuo ng isang makapag-iisa at di makapag-iisa na diwa. Halimbawa, sa unang bilang, gaganda ang ating kapalaran. Hindi ito kompleto ang diwa. Pero, kapag sinabi naman nating nanalo tayo sa loto, ito ay nagsasabi ng kompletong diwa.
dahil ito ay may simuno at panaguri. Sino ang nanalo? Tayo. Anong nangyari sa tayo? Nanalo sa loto. Kaya, ang pangungusap na hugnayan ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa. Ngayon, pagsamahin ang dalawang pangungusap sa pamamagitan ng pagdaragdag ng salitang dahil o habang. Isulat ito sa iyong kwaderno. Masaya ako, nakapasa ako sa pagsusulit. Paano kaya natin mapagsama ang dalawang pangungusap? Gamitan natin ito ngayon ng pag-ugnay na dahil o habang. Para sa ikalawang bilang, nilinis ni Teresa ang kwarto. Naghihintay si Mario sa labas. Ikatlong bilang, umawit si Darwin. Tamang nakinig ang kanyang mga kaklase. Para sa ikaapat na bilang, umuwi kami ng maaga. Nagpatawag ng pagpupulong ang punong guro. Ngayon, ating iwasto. Para sa unang bilang, gamitan natin ito ng pag-ugnay na dahil. Basahin natin, masaya ako dahil nakapasa ako sa pagsusulit. Ay kalawang bilang naman, gamitan natin ang habang na pag-ugnay. Basahin natin. Nilinis ni Teresa ang kwarto habang naghihintay si Mario sa labas. Para sa ikatlong bilang, umawit si Darwin habang tamang nakinig ang kanyang mga kaklase. At umuwi kami ng maaga dahil nagpatawag ng pagpupulong ang punong guro. Pagmasdan at basahin ang hanay A. Pagtambalin natin ito upang makabuo ng tambalang pangungusap. Gumamit tayo ng wastong pag-ugnay. Isulat mo ito sa iyong kwaderno. Basahin ang hanay A. Basahin at pag-aralan ang mga pangungusap sa hanay B. Paano natin ito mabubuo upang maging tambalang pangungusap? Gawin mo ito ngayon sa iyong kwaderno. Ngayon, iwasto natin. Ito ang nabuong sagot sa hanay A at B. Sasayaw si Martha at kakanta naman si Lito sa pista ng nayon. At ang ating ginamit na pang-ugnay upang mabuo ang dalawang pangungusap at maging tambalang pangungusap. Samantala sa ikalawang bilang, pangarap niyang makapag-aral sa ibang bansa. Ngunit kapos siya sa pera. Ngunit ang ating ginamit na pag-ugnay. Ikatlo, ang posibleng dahilan ng kahirapan ay katamaran ng tao o hindi pagsuporta ng gobyerno. Mabubuo natin ang dalawang pangungusap upang maging isang pangungusap o tambalang pangungusap kapag ginamitan natin ito ng pang-ugnay na O. Malakas ang kanyang katawan, ngunit mahina ang kanyang utak. At panghuli, bumagyo ng malakas at inanod ang mga basura sa paligid. Basahin ang mga pangungusap at tukuyin kung ito ay tambalan o hugnayan. Isulat natin ito sa ating kwaderno. Pero ano nga ba ang tambalan at hugnayan? Tandaan, kapag sinabi nating tambalan, ito ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Ang hugnayang pangungusap naman ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa. Para sa unang bilang,
Nagbabasa ng nobela si Dancet habang tumutugtog ng piano si Marlon. Ito ay tambalang pangungusap dahil ito ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap na pwedeng magsarili o maging isang pangungusap. Ikalawa, may sakit si Alice at kailangan niyang tumigil muna sa bahay. Sa pangungusap na ito, may sakit si Alice ay nagbibigay ng kompletong diwa. At kailangan niyang tumigil muna sa bahay, nagbibigay din ito ng kompletong diwa. Kaya, ang dalawang sugnay ay pinag-ugnay ng act. Kaya ito ay tambalan. Tingnan natin ang ikatlong bilang. Basahin natin. Magitig na ipinagtanggol ni Bob ang kanyang kakayahang sumayaw nang siya'y pagtawanan ng buong klase. Meron tayong dalawang sugnay na kaya niyang mag-isa. Meron ding sugnay na hindi niya kayang mag-isa dahil hindi ito nagbibigay ng kompletong diwa. Katulad lamang ng siya'y pagtawanan ng buong klase. Hindi ito nagbibigay ng kompletong diwa dahil hindi naman nakasaad kung ano talaga ang nangyari. Kaya siya pinagtawanan sa buong klase. Kaya ito ay hugnayan. Ikaapat, nagtatag ng isang pangako si Arnel at umisip siya ng magandang proyekto para sa mga kabataan sa kanyang puok. Magaling! Ito ay tambalan. Kalima, nagbasa ang nanay ng magazine habang naghihintay siya ng bus. Very good! Ito ay tambalan dahil ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa. Ngayong alam mo na ang pagkakaiba ng payak, tambalan at hugnayang pangungusap, isagawa mo ito sa iyong kwaderno. Buuin lamang ang pangungusap sa pamamagitan ng paglalagay ng pag-ugnay na dahil o habang. Gawin ito sa iyong kwaderno. Para sa unang bilang, nakapunta kami sa maraming lugar, blank kami ay nasa Cebu. Ano kayang pag-ugnay ang pwede nating ilagay sa unang pangungusap? Dahil o habang? Magaling! Ito ay habang. Basahin natin muli. Nakapunta kami sa maraming lugar habang kami ay nasa Cebu. Para sa ikalawang bilang, kailangan ni Martha na magsuot ng tsinelas, blank, namamaga ang kanyang paa. Ano kayang paugnay ang pwede nating ilagay sa pangungusap na ito? Magaling! Ito ay dahil. Basahin natin muli ang pangungusap na ito. Kailangan ni Martha na magsuot ng tsinelas dahil namamaga ang kanyang paa. Ikatlo, sikat ang pamilya Lopez. Blank, lahat ng kanilang mga anak ay nasa honor roll. Ano kayang pag-ugnay ang pwede nating ilagay sa blanko sa ikatlong pangungusap? Dahil o habang? Very good! Ito ay habang. Sabayan niyo ako, basahin natin muli ang ikatlong bilang. Sikat ang pamilya Lopez habang lahat ng kanilang mga anak ay nasa honor roll. Ikaapat, dapat tayo ay palaging magbasa. Blank tayo ay bata pa. Dahil o habang? Tama ka! Ito ay habang. Ngayon, basahin mo muli. Dapat tayo ay palaging magbasa habang tayo ay bata pa.
pa. Panghuli, pumunta muna kami sa silid aklatan. Blank naglilinis ang mga lalaki sa silid aralan. Habang o dahil? Very good! Ito ay habang. Basahin natin ang ikalimang pangungusap. Pumunta muna kami sa silid aklatan habang naglilinis ang mga lalaki sa silid aralan. Isulat sa patlang ang TP kung tambalang pangungusap. HTP naman kung hindi. Unang bilang, ang nanay ay isang guro at ang kanyang tatay ay isang doktor. Ang tamang sagot ay TP dahil ito ay pinag-ugnay ng salitang at. Para sa ikalawang bilang, sasama ka ba sa palaruan o pupunta ka sa palengke? Ang tamang sagot ay TP. Ito ay pinag-ugnay ng salitang O. Ito ay naghahati sa dalawang payak na pangungusap. Para sa ikatlong bilang, tao rin ang dahilan ng basura, ngunit tao rin ang makagawa ng solusyon para rito. Correct! Ito ay tipi o tambalang pangungusap, dahil ito ay hinati ng pag-ugnay ng ngunit. Para sa ikaapat na bilang, sa Maynila pa si Lucy nag-aaral. Very good! Ito ay hindi tambalang pangungusap. Ito ay payak dahil nagsasaad ng simay-simuno at isang panaguri. Panghuli, si Jocelyn ay mabait na bata. Very good! Ito ay hindi rin tambalang pangungusap dahil ito ay payak dahil ito ay may isang simuno at isang panaguri. Tandaan, ang payak na pangungusap ay nagpapahayag ng isang diwa o kaisipan lamang. Halimbawa, ang batang si Sheila ay masunurin. Mabango ang bulaklak. Samantalang ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang sugnay na nakapag-iisa. Pinag-uugnay ito ng pag-ugnay na at, saka, o ngunit. Halimbawa, ang Florante at Laura ay isinulat ni Francisco Balagtas at ang Noli Mitanghere ay isinusulat naman ni Jose Rizal. Si Jose Rizal ay magaling sa Espanyol, ngunit si Marcelo H. Del Pilar ay sinanay naman ang Tagalog. Samantalang ang hugnayang pangungusap ay binubuo ng sugnay na makapag-iisa at di makapag-iisa na pinag-uugnay ng kaya, kung, dahil, upang, nang, sapagkat at iba pa. Halimbawa, gaganda ang ating kapalaran kapag nanalo tayo sa loto. Magbabakasyon kami sa Agosto, ngunit may pandemya. At dito nagtatapos ang ating aralin ngayong araw sa MTB MLE. Naway marami kayong natutunan ngayon sa ating aralin. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Ako ang iyong guro, Teacher Nathan. Hanggang sa muli, paalam!